Ang Pasko ay pagbibigayan, pagmamahalan at pagpapatawaran. Ganyan ang diwa ng Kapaskuhan. Maraming regalo, pagkain at kung ano-ano pa na tuwing Pasko mo lang mararanasan. Hello guys, nagbabalik ang inyong paboritong kakwentuhan. Ako si Christian. Sa video na ito ay kukwento ko ang mga bagay na gusto ko tuwing sasapit ang Christmas season. At ito ay tatawagin kong What I Like About Christmas. Nakita nyo naman sa title. So without further ado, let's get started. What I like about Christmas, unang-una ay ang bakasyon. Siyempre, kapag estudyante ka, masaya ka na wala kang iniisip na assignment, seat works, requirements, projects, thesis, at kung ano-ano pang mga bagay na nakaka-stress talaga. Ang hanapin mo na lang ay bakasyon at kung paano at saan mo i-celebrate at kung sino ang kasama mo mag-celebrate ng Christmas. Iwas stress, iwas sa mga iniisip muna. Dahil nga Pasko! At syempre, dahil Christmas season na at bare months na simula nung September, iba pa din talaga ang simoy ng hangin kapag sasapit na ang December. Parang ngayon, ang pinakamalamig na ay January. Malamig na, so makakapagsuot ka man ng paborito mong mga sweater, ng mga jacket na makakapal, bonnet, medyas at kung ano-ano pa. Kasi nga, gusto mong i-feel na malamig na. Lamig na nararanasan mo na talaga, noon pa man nung iniwan ka niya. Pero syempre, talagang iba na ang simoy ng hangin tuwing sasapit na or pagmalapit na yung Kapaskuhan. So number 3, what I like about Christmas is yung tinatawag nating Misa de Gallo or Simbang Gabi. Madalas ang madaling araw, sa iba naman gabi, na mag-i-start ng December 16 ng madaling araw at matatapos ng December 24. Ito yung time na sisikapin mong gumayak ng napakaaga at lamig na lamig ka pa dahil sa sobrang ginaw at lamig ng hangin. Makompleto lang ang siyam na araw ng simbang gabi. Dahil nga tradisyon na nating mga Pilipino ang umaten sa simbang gabi, ay naniniwala tayo na nakapagkompleto na ang siyam na araw, gabi or madaling araw ay matutupad ang ating pinakahinihiling that time. Kung ano yung gusto mo man na hilingin, depende sa'yo. Love light? Depende rin sa'yo. What I like about Christmas number 4, syempre dahil Christmas season na, makakarinig na tayo ng masasayang awiting pamasko. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is the ride in one who's open sleigh. Hey! At kung magsesente ka tuwing gabi, ay sasabayan pa to ng lamig ng simoy ng hangin na sinasabayan ng kantang. Imaginin mo na lang, nasa bintana ka, nagsesente. Tapos nakaganon ka. Tapos biglang tutugtog. Malamig ang simoy ng hangin, kaisaya ng bawat tamdamin. Ganon! Siyempre pag narinig mo yun, edi siyempre kumpleto na yung senti mo at makukumpleto na yung kadaramahan mo sa buhay. Dahil siyempre namimiss mo siya. Pero kahit hindi mo kasama ang loved ones or may malayo na loved ones sa'yo kaya ka nagsesenti, siyempre damang-dumo mo pa rin na kumpleto ang Pasko dahil meron naman tayo mga video apps or video chat apps tulad ng Facebook, Facebook Messenger, FaceTime, kung naka-Apple ka, kung rich kid ka, o kaya naman WhatsApp Messenger. For sure, madadama mo na hindi ka nag-iisa dahil meron namang mga ganyang apps na dahil nga sa technology natin ngayon. Yun. Kung wala ka pang mga ganong app, pwede ka mag-download sa App Store kung ikaw ay Apple user. At pwede ka naman mag-download sa Google Play Store kung ikaw ay Android user. Kaya, download na! Char! What I like about Christmas number 5. At dahil Christmas na, meron na rin Christmas bonus sila mama, papa, tito, tita, ninong, ninang, at ikaw kung nagtatrabaho ka na. Siyempre, hindi kumpleto ang Pasko kung wala ka iniintay na bonus para rin may pambili ka ng mga gamit pang regalo sa iyong inaanak, mga pamangkin, at mga kaibigan mo. Sabi ko nga na ang diwa ng Kapaskuhan ay pagbibigayan at pagmamahalan. So, what I like about Christmas number 6 is caroling or carols. Kung nasa ibang bansa ka or anywhere na walang ganito, check na hindi masaya ang Pasko mo. Tradition na kasi ito sa ating bansa na November pa lang ay nagsisimula na. Yung di pa nga natatapos ang Halloween, may kumakanta na sa labas ng bahay nyo ng mga bata. Tapos syempre, sisigaw ka ng matunog na tawad. Kasi nga November pa lang. Pero isa to sa mamimiss mo sa Pasko kapag wala ka sa Pilipinas. So what I like about Christmas number 7. Dahil nga Pasko na, maliwanag na ang gabi dahil meron ng mga Christmas lights
na kumukuti-kutita tuwing gabi. May mga programa na sa school, mga public places at parke na tinatawag na Christmas lighting ceremony. Patok na patok dito yung mga lugar na kilala at syempre mapifeature ka pa sa TV Patrol. Yung nga Christmas, dapat nakasindi na din ang ilaw ng Christmas tree na merong gold and silver na garlands at Christmas balls. Tiyak na makukumpleto at lalo itong magpapasaya ng iyong Pasko. Ang sanhi po ng pagparito, hihingi po ng aginaldo. Kung sakali kami permisyo, pasensya na kayo, kami namamaskon. So, number 8. Dahil nga Pasko na, ang pinakahintay natin, lalo pa ng mga bata pa tayo, ay ang aginaldo. May na-search ako na ang ibig sabihin daw ng Spanish word na aginaldo ay Christmas bonus. So, conflicting sa kanina. Pero dahil bilanggit ko na, itutuloy ko pa din ang kwento. So dahil nga tradisyon, ang mga bata kasama ang kanilang parents ay lumilibot sa mga bahay ng kanilang ninong at ninang or sa mga lolo at lola. Kung nung bata kami, ganun ang ginagawa namin. Lumilibot kami sa mga ninong at ninang namin kasama yung parents namin at magmamano kami, bibigyan kami ng aginaldo. So masaya yung Pasko noon. Pero nung simula nung lumipat kami, edi wala na yun kasi... Pero kapag matanda ka na, eh nakakahiya ng mamasko. Kaya babay ka na kasi ikaw na yung magbibigay. Dahil matanda ka na nga. Ang unfair, di ba? Pero ganun talaga. So what I like about Christmas, number 9 is Christmas party! Party everywhere! Party! Elementary at secondary, mga employees, mga companies, or sa mga barangay, normal na ang may mga Christmas party. Pag college naman ay wala na, or di na uso yung classroom party kasi usually ay buong college department na ang nagse-celebrate ng Christmas or year-end party. Otherwise, wala talaga as in. And kung postpone pa, ay ginagawa pa ito ng January. Pero wala namang problema doon dahil season naman ng Christmas. Merry pa din ang Christmas kung kakaroon kayo ng reunion, family. Mas lalong magiging masaya kung sama-sama ang family kaysa sa mga Christmas party. Pero masaya pa rin yung Christmas party, at least makaka-receive ka ng mga regalo at nakakapagbigay ka din sa iba. Exchange gift. Dumako na tayo sa number 10. At kung ano ito ay malalaman nyo ngayon. Christmas sale. Isa ito sa mga gusto natin dahil hindi na lang weekend sale ang makikita mo, kundi Christmas sale na. Makikita natin sa mga mall at mga department stores. Siyempre, kung mura, mas marami kang mabibili, mas marami kang may ibigay sa mga inaanak, family, friends, at mga loved ones. Kaya, Christmas sale is one of my favorite during Christmas season. Number 11. Siyempre, excited tayo tuwing sasapit ang Pasko dahil sa mga regalo. Sino nga ba naman ang magiging masaya kung makakatanggap ka ng regalo? At siyempre, kung tatanggap ka, ay matuto ka rin magbigay. Hindi lang pwedeng tanggap ng tanggap, no? Abay, sinuswerte ka naman. Walang ganyan. Sabi nga, share your blessing. Paano nga matatawag na exchange gift kung ikaw ay receive lang? So, dapat give and take para masaya at kumpleto ang Pasko. Number 12, what I like about Christmas is merong bagong gamit. Bagong sapatos, bagong damit, bagong laruan. Pero ang pinakamasakit sa lahat ay may bago na siya. Ang sakit, di ba? Pero syempre, dahil marami kang natanggap na regalo at aginaldo, syempre, meron ka ng mga bagong gamit na hindi lang sa Pasko pwedeng gamitin. Magagamit mo rin tuwing may lakad ka. Itong pang araw-araw, kung ano man yung iriregalo sa'yo, kung laruan man yan. Kung bata ka, edi laruan. Kung TV yung iriregalo sa'yo, edi araw-araw magagamit. Mas masaya. Kaya laptop, cellphones, kung ano-ano pang mga gamit na binigay sa'yo ng ninong at ninang ninyo, or tito at tita, lolo-lola, nanay-tatay. Another thing na gusto ko sa Pasko ay ang Christmas or yung misa sa Pasko na nagsisimula ng 9 PM ng Vísperas or December 24 na magtatagal hanggang 12 midnight. Yun yung oras ng pagsalubong sa muling pagsilang ni Jesucristo, which is yun talagang pinapaniwalaan natin. Pero hindi lang December 25, ang alam ko ang talagang sa ibang western na paniniwala. Naniniwala sila na si Christ ay sinilang around January, first week. Kaya nagkaroon ng kanta na 12 days of Christmas. Kasi ang Pasko talaga ay season. So iba-ibang paniniwala. Pero ang pinapaniwalaan natin dito sa Pilipinas at sa lahat ng Katoliko ay December 25 nating sineselebrate ang kapanganakan ni Jesus Christ.
habang nagmimisa ay mayroong Christmas act na kung tawagin ay panunuluyan kung familiar kayo. Ito yung time na naghahanap ng matutuluyan sina Mama Mary at Papa Joseph at Joseph para sa pagsilang kay Jesus. At unfortunately, walang tumatanggap sa kanila dahil sa iba't ibang kadahilanan. Pero syempre, ayun nga ito ay nakasulat, nakahanap pa rin sila ng papagpanganakan kay Jesus. At ang tinatawag na sabsaban o yung ano siguro ng mga tupa or mga kambing, parang kulungan siguro. What I like about Christmas number 14 na gusto ko ay ang oras kung kailan ang iyong pamilya ay sama-sama na Noche Buena. Ito yung pinakamasayang moment na kung saan kumpleto ang pamilya, walang away, walang galit o alitan, kundi payapa at masayang nagkukwentuhan at nagkakainan lang. Siyempre dapat walang tulugan. Paano ka makukumpleto kung wala ka, natutulog ka? Pero kung hindi kayo kumpleto dahil magkakalayo ang bawat miyembro ng pamilya, eh huwag kang mag-alala at malungkot. Kasi pwede ka namang manood ng programa sa telebisyon, o kaya magdasal ka na sa susunod na Pasko ay makompleto kayo. Or kung di man sa Pasko ay meron pa namang New Year. So kalimutan na yung lungkot at damhin natin ang diwa ng Kapaskuhan. Pero dahil nga late ko na itong na-issue dahil nga nagbakasyon ako sa Aurora for 2 weeks, hindi ko na naihabol sa Christmas season or yung tinatawag na vlogmas. Pero okay lang dahil gusto ko talagang i-share to dahil ginawa ko na ng script bago magpasko. Ngayon ko lang sinoot. Yan ko lang din i-upload. Sana may upload ko na din ng as soon as possible. So yun lang for this video. Sana ay meron kayong napulot na aral at sana nakarelate kayo. At sana nadama din natin ang pagmamahalan, pagbibigayan noong sumapit na Kapaskuhan. At hindi lang naman Pasko, pwede mo namang araw-arawin ang pagbibigay. Dahil it's better to give than to receive. So yun lang, thank you for watching at sana nga nakarelate kayo. If you like this video, give it a thumbs up. And don't forget to share this video to your family and friends. And also don't forget to subscribe to my channel for more videos by clicking the subscribe button or the red button below at ang bell button na katabi ng subscribe button para lagi kayong ma-notify tuwing mag-upload ako ng videos. So yun lang, thanks for watching. See you sa next video ko at sana naging masaya ang Christmas at ang New Year ninyo. Yun lang, bye! See ya! God bless everyone! So the reason why I uploaded this late is alam ko na hindi na siya timely, pero gusto ko pa ring i-share sa inyo yung mga memories ko nung childhood. Tuwing sasapit ang Pasko, marami tayong moments na nami-miss kapag kumpleto ang pamilya, nung kumpleto pa yung family ninyo, at ngayon hindi na. So marami tayong memories na naalala tuwing sasapit yung Pasko. Although late ko na nga siyang sino, kasi nga nag-vacation kami for 2 weeks yata ako. Noon ko lang ulit naranasan yung kompleto kami. Kaya naman hindi ko na pinatagal. Sumama na talaga. So nagsimula ako nung 22, tapos umuwi kami ng January 1. Diba? Tapos nag-upload ako na napatagal na dahil naging magulo na. Naging busy lang. So sana maging consistent pa rin ako sa pag-upload this year. At sana yung mga goals natin sa buhay ay matupad. Hindi lang ang pagiging YouTuber. At syempre yung paggamit natin sa talagang landas na tinatahak natin. I-envision mo yung pangarap mo or yung goal mo. Imagination ang pinaka, kumbaga parang ito yung pinaka magiging motivation. Envision the future you are trying to reach or chase. At kung nahihirapan ka, syempre, mas worth it kapag nahihirapan ka dahil pag naabot mo na yung pangarap mo na yun at fulfilled ka na, syempre, milestone na yun at sobrang sarap siguro sa pakiramdam dun. Gaya nung nararanasan ni Kong ngayon na malapit na siyang umabot sa 1 million subscribers at syempre, yung idol natin na si Will Dasovich, 1 million subscribers siya. At totoo na napakahirap talaga magpursige kung wala kang determinasyon, yung perseverance na sinasabi nga din ni Kong. Sana lang matupad natin yung mga goals natin sa buhay at ang mga supreme na dream natin talaga. Meron kang isang goal at nahirapan ka, parang feeling failed ka na, hindi mo na kaya, so lilipat ka sa ibang goal at ganun na naman ang gagawin mo hanggang sa madagdagan na naman na madagdagan. Panoorin nyo yung video ni Kong na nakaka-inspire. Kahit marami ng bash dahil sinasabi nila na sikat na, may man na lang yung may upload. Pero sabi nga din ni Kong na nag-upload talaga siya ng mga video na ganun. Pero syempre yung education na
ginagalawan natin ngayon ay huwag nating sasayangin. At kung ano yung pat na gusto ninyo ay ituloy ninyo. So, raban lang, raban. Laban lang, fight lang. So, yun lang for this video. Bye! At dahil Christmas na, meron ka na rin Christmas bonus. Ay, mali. Somebody that I used to know.